Kernel Ibañez. Yes, Honor. Sabi mo kanina na nag-usap-usap, nag-tactical interrogation, at sinabi mo na sabi ni Colonel Olonan na mag-operate na gagamitin si Sergeant Mayo. Tama ba yung pagkaka-recall ko? Actually, Your Honor, yun po yung response. Hindi tactical interrogation yung ginawa nila. Yun kasi ang word na binanggit doon sa press con. Ang kung word na tama kasi doon, kung hindi niya nabanggit, is interview. Yun yung result ng interview nila kay Sergeant Mayo. Yung sa akin naman, nag-agree na ako, sa Your Honor, nung sinasabi nilang follow-up operation. Kasi may hawak kaming intelligence report. Since na kami ang nagtrabaho for how many months doon sa tatrabahoin, may hawak kami na may hawak talaga si allegedly si Julian Francisco na may hawak siyang mga 700 kilos. May hawak kami yung report niyo, Honor. Kaya nag-agree ako doon sa... Pero yung sinasabing ini-insist ko, sabi ko lang na pwede. Kasi nga may intelligence report. Which is alam naman ng director namin sa PDIG yun. So in other words, yung idea na gamitin si Mayo ay galing sa iyo. Based po doon sa result ng Your Honor, based po doon sa result ng usapan, napag-agree doon sa napag-agreean sila naman ang nagwanda. Na is it aside yung theory o yung scenario na may bypass operation kay Sergeant Mayo? At sino nagsabi iset aside yung bypass operation? Nandun po sa, yun po ang napag-usapan namin doon with the drone ground commander, na kasi nga wala na po kasi ang most talaga na magiging kaso ni Sergeant Mayo is yung constructive position. Ang in fairness naman kay Jair Domingo, kinakulunan, wala po talaga kaming pinag-usapan na i-absorb si Mayo doon sa kaso niya. Mm-hmm. Ang intention lang is to conduct parang follow-up operation. Kasi kung totoo naman talaga na meron, sayang din po naman yung... Saka kung ang usapan is direct filing or regular filing, hindi po for inquest si Sergeant Mayo doon. Kakasuhan po siya. Mm-hmm. So... Colonel, kasi talagang kakasuhan dahil nahulihan eh, diba? Na-aresto eh. Ang problema kasi, yung naglalaro sa isipan ng marami na parang pilit na tinatago o pinagtatakpan, at iba yung dinedeklarang nangyaring senaryo sa katotohanan. Diba? Yun ang naglalaro sa isipan ng marami. In fact, I'll tell you honestly, ganun din yung naglalaro sa isipan ko. Kasi ikaw mismo, nanggaling sa'yo, nanggaling kay Colonel Olonan, nanggaling kay General Domingo, na naaresto siya ng October 8 ng alauna ng hapon. Paliwa sa sinasabi ni Susongko na alas 4 raw ang pumasok sila sa WPD landing, at hindi si Mayong hinuli, kundi yung atadero daw. So ito may klaro, yun pa lang eh. Would more or less be enough basis para sa kasama namin dito. Ako, lalong-lalo na ako, hindi ho ako eksperto dyan, pero naglalaro sa isipan ko na mayroong pagtatakip, either nagsisinungaling si Susongko o kayo mga opisyal ang nagsisinungaling, at siya lang ang tama. Kaya mo, magkakaroon ka ng pagkakataon mamaya, Susongko. Oh. So, yung punto na yun, Colonel Ibañez, na ikaw pala ang naging basihan eh, na meron kang nirekomenda na trabaho na mas malaki, isang bodega, kaya kailangan magamit si Sergeant Mayo. Pinakawalan. At 7:48 PM, pinakawalan si Mayo. Umalis. At apparently, ang purpose ay mag-follow up sa Pasig. Pero ang ginawa niyong operation sa Pasig, hindi naman kayo nang huli ng bodega eh. Nag-serve lang kayo ng warrant of arrest sa isang certain Juden Francisco. Wala naman kayo nakuhang drugs eh. Asan yung pinangako mo doon na isang bodega?
Actually, Your Honor, nag-agree lang ako doon sa sinabi na kung ready kami mag-conduct ng operation. Di ko sinabi na ang based lang doon sa intelligence report, sabi ko, possibly. So, nag-agree ako na mag-conduct ang Isuyo NCR nung what? Kasi naka-ready actually that day. Sige. Naka-ready talaga ang Isuyo NCR para mag-implement yung... Ngayon, ito. Ikaw mismo sa report mo. Di ba? October 9 of 2:30 a.m. Hinuli mo si ano si Sergeant Mayo. 2:30 a.m. of October 9. Eh kanina sinabi mo launa pa lang ng October 8, nahuli mo. Nahuli na nila eh. Hindi po ako naghuli kay Sergeant Mayo noong madaling araw. Isuyo po rin po. Oh, yeah, sorry. Merong kakasing report. In fact, nagre-recommenda ka pa ng medalya ng kagalingan for the arrest of Juden Francisco by Sergeant Mayo. At si Sergeant Mayo, yung arresting officer, siya pa nga yung nagbasa ng Miranda rights ng Juden. Yes, Your Honor. Let me explain, Your Honor, yung after-operation report. After-operation report, Your Honor, is dated October 13. Na-relieve na po ako noong October 10. So wala po akong authority na magbigay ng after operation na yon. Nagiging practice na lang yon na gagawin yung after operation na yon doon sa nung kusino yung natira doon sa Isuyo NCR para to comply yung requirements na kailangan within a few days nung conduct ng operation is mag-submit ng after operation using my e-signature without my clearance. Actually, Your Honor, ang without my clearance. Sandali, Colonel. Yung report na yon that you filed October 13 with your signature, hindi mo signature yon o hindi mo authorized e-signature yon? Yes, Your Honor. Since ang practice ko pagka after operation is kailangan detalyado. May mga news clippings, lahat na kompleto. So, wala pong clearance sa akin yon since na relieve na po ko October 13. Ang purpose lang noon nung nag-submit noon is para ma-comply nila ang requirements ng after operation. Kasi ang nakakapagtaka diyan, no, October 13 there was a report signed by you recommending medalya ng kagalingan for Sergeant Mayo wherein based din sa reports ng nahuli na si Sergeant Mayo no October 9 eh. October 13, here you are, recommending for a medalya ng kagalingan. Parang, teka mo, medyo magulo na yung kwento. With your permission. Sinabi na po ni Sir Domingo kanina na hindi niya in-approve yung after operation. At saka, sabi ko nga din, since na yung after operation na yun, is walang go signal sa akin yun, si-relieve na po ako. Yung proper way ng paggawa ng after operation is detalyado. At saka hindi ko ugaling mag-submit ng after operation nang hindi ko personal signature. Never ako nag-submit ng after operation na a signature ang gamit. Thank you, Your Honor. Mr. Chair, just to clarify, hindi in-approve ni General Domingo yung alleged dahil dininay mo na pinirmahan mo eh, yung alleged recommendation mo simply because according to General Domingo in his statement a while ago, nagduda siya bakit kinokover upan mo lang yung bata mo na si Sergeant Mayo. Yun po yung statement na natatandaan ko na statement ni General Domingo. That is the reason why he did not sign it. Yes sir, in the first place, hindi po ako nagsubmit ng after operation. Kaya nga sinabi ko, alleged eh. Yes, sir. Yes, please, continue. Were you arrested in 2006 by PDEA? Never in my life, Your Honor. Never in your life? Yes, Your Honor. I was not among those arrested during that alleged. Actually, came from alleged PDEA report. Kindly repeat your last statement. Alleged PDEA report, Your Honor. Since na personally hindi ako nakatanggap ng PDEA report na yon, na
nakakita na po ako nung report na yon at acknowledge nga na nahuli po ako kasama nung ibang team na nahuli ng PDEA. Never po ako kasama doon. So, yung PDEA report na yon ay hindi totoo. Fake. Yes, yun, no? Fake news po yun. General Lasso, can you react to that? Your Honor, there is a mix-up in the communication signed by PDEA. I mean, mix-up because it was in 2006 that a certain Ray Dado was apprehended in Banaue, Quezon City by PDEA. And we're lucky to have the arresting officer here with us, Your Honor. Now, in 2014, based on our research through the open source, from the open source, it was CIDG who arrested Ray Dado and Ibanez in Pampanga. This was in 2014, Your Honor. So, CIDG, can you confirm that? Your Honor, just like what the PDEA director told, sa open source system namin, I cannot confirm that because I was not then CIDG director. 2004, I was then, I think, Lieutenant Colonel pa lang pa ako, sir. Oh, sir. May I ask PDEA and CIDG to submit an official report on this? Are you trying to tell me that you are coming up with official reports regarding the arrest of a certain PNP officer without any basis? What I am seeing is that I have no personal knowledge with this regarding the arrest, but we will submit the official report as of, sir, to your, yes, officer. That's why I'm asking you, because you are the present CIDG chief and you can go over your records there. Yes, sir. Yes. Hindi ko alam kung bakit wala kayong initiative na gagawin yun. Oh. PDEA? Yes, Your Honor, we will submit it. Oh, kasi it was signed by Wilkins. Mayroong report dito kasi. PDEA report. 20. Subject matter, special report. Dated October 12, 2022. Paragraph 1 of background, Police Lieutenant Colonel Arnulfo Hempaso Ibanez, tama siguro yun, ano iho, is a non-accomplice of former Major Bienvenido Ricardo, a dismissed PNP officer who was tagged as a ninja cop by General Benji Magalong. Ibanez and Ray Dado were formerly assigned in Pampanga as PDEG officer and CIDG chief, respectively. Both officers were also arrested by PDEA in 2006 along Banaue, Quezon City. Nandito. Kaya tinatanong ko. Mr. Chairman, that's correct. We have a record of the 2006 apprehension, but it was only Ray Dado who was arrested. And in fact, I have on my left side the arresting officer on that operation, Your Honor. So you're correcting your report, your official report here now? Yes, Your Honor, because we do not have any records of arrest covering the 2014 apprehension, Your Honor. I'm speaking about the 2006 reported arrest. We have a report for 2006, Your Honor. We were, yes, the ones who arrested Ray Dado, but it was Ray Dado only. Yes, no. But you were the one who mentioned that they were also arrested in 2014 by the CIDG. Based on our research through the open source, Your Honor. Open source. It is just a news article, Your Honor. You are destroying the reputation of personnel police personnel who may be innocent. And I think that's a wrong practice. Diba? Yes, Your Honor.
Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Nakop. So, Colonel Ibanez, were you assigned at the PDEG in Pampanga? I was assigned, Your Honor, in PDEG Pampanga for one day, Your Honor. For one day. Anong year yan? Noong 2000, prior to my suspension, Your Honor. Yeah, anong year nga? Anong year yun? 2022, Your Honor. 2020, 20. One day lang yung appointment doon sa PDEG Pampanga. Yes, Your Honor. Kasi nung nalagay ako doon na OIC Isoyo Pampanga, kinabukasan is in-implement yung suspension ko. Okay. Bakit ka na-relieve? Kung one day ka lang, nirasayin ka tapos nirelieve ka kagad? Can you... May suspension po ako, Your Honor. And why were you suspended? I was asked by the former director then na still tulungan yung PDEG Pampanga. You were asked by, you're referring to General Domingo? No, Your Honor, the former director of PDEG. See, can you state for the record sino yung, para kumpleto yung kwento? Sino? During that time, Your Honor, the director of PDEG is General Medina. General? Medina, Your Honor. Medina. Okay. So, sinabi ni General Medina sa'yo na tulungan mo yung PDEG? Yes, Your Honor. Since na supposed to be ako talaga ang ilalagay doon para makatulong. Walang choice kundi i-implement yung suspension ko. Tulungan ko pa rin yung PDEG. Pero hindi na po ako talaga nag-function doon kasi nga suspendido po ako. Ano bang basihan ng suspension mo? Ito po yung dismiss case ng way back 2005. At na-dismiss siya doon sa automatic review. Nakita na may ang case ko doon is failure to prosecute . Nag-appeal ako since pero hindi na ako napagbigyan. Nabigyan pa ako ng 6 months. Actually, na-demote ako, Your Honor. Ang result ng appeal ako is suspension for 6 months. Okay. Yung October 8 na nandoon ka na sa WPD landing na hindi mo naman operation yon, dahil operation ng SOU 4A yon, but you were there upon the instructions of General Domingo for whatever it's worth, siguro, no? Okay. Ngayon, dahil tao mo si Sergeant Mayo. Maraming reason, Your Honor, para pumunta ako doon. Pero... Kaya tanong ko nga kay General Lunan kung pwede akong pumunta as per advice kasi instruction by the director na pumunta ako. So, usap ko si General Lunan kung pwede ako pumunta. Ang sagot naman niya sa akin is okay lang naman, sabi sa akin. Are you aware na may mga pinupuslit na mga bag? Actually, Your Honor, nakita ko na lang yon doon sa mga press release nung nag-inventory na sa Kamkrami. Tapos nalaman ko lang nung nakita ko na rin yung CCTV. Sige. Thank you, Colonel Gonzales. Balikan ka na lang namin mamaya. Sorry, Colonel Ibanez. Hey, Colonel Gonzales. You've taken your oath, Colonel, no? Yes, sir. Okay. Can you please state for the record yung iyong mga personal circumstances? Sir, I am Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzales. At that time, I was assigned in QCPD.
I was a member of PNPA class 2003, sir. So you're not with PDEG? I was a former PDEG, sir, from March 2019 to March 2022, sir. Ilang years yun? Three years, no? So in that 3 years, being a member of PDEG, what's your major accomplishment in that 3 years that you were there? Sir, our major accomplishment, sir, it was the time of General Karamat, sir. Nakahuli po kami, sir, ng 825 kilos, sir, doon sa Bulacan, sir. And marami pa po, sir, kaming mga major operations, sir, nagawa from 3 years, sir. That's why, sir, nung umalis po ako, sir, sa PDEG, March 2022, sir, nakiusap po sa akin si General Peralta, sir, na tulungan ko pa rin sila to provide information kasi I took the opportunity, sir, na maging station commander dito sa QC, sir. And after yung assignment, sir, ni Sir Peralta, I was called by Colonel Portera, sir, to continue, sir, sana para matulungan din, sir, yung administration, sir, ni Sir Domingo, sir. Okay. So, how did you come to know about the October 8th na arrest of Sergeant Mayo? Sir, I was informed, sir, around 2 p.m. sir, in the afternoon. Lieutenant Amiral called me na... Lieutenant? Amiral, sir. And who is it, Lieutenant? Siya yung sa IFLD, no? Yes, sir. Okay. He told me, sir, na may nahuling tao nga po. 2 kilos, sir, pero member po, sir, ng SOUNCR, sir. Mm-hmm. 2 p.m., sir, yung doon ko po nalaman, sir, na may nahuli. Then, I called Sir Ibanez what happened kasi may classmate ko kasi si Sir Ibanez, sir, sa ongoing training namin, sir. I asked him, sabi ko, sir, yung tao mo yata, may trabaho ba kayo? Nahuli, sir, ng tropa. Sir, yung mga tropa kasi, sir, sa PDEG, sir, some of them were my former personnel, sir, sa PDEG. Na yun nga po, iniwan ko dun sa IFLD. Then, Sir Ibanez asked me to call Sir Olonan so that they could talk. Ayun nga po, Sir Olonan also informed me that malaki ngayong nahuli. He said that more than 500 kilos yung nahuli. Siya po nag-inform sa akin. That was around 3 o'clock in the afternoon, sir. 3:07 to be exact. After that, sir, after that call, nung na-inform niya sa akin na marami nga po nahuli, I immediately called PDEA in the person of Director Adrian Alvarino. That was around 3:15. Sinabi ko sa kanya, sir, may huli po yung PDEG. Kaso nga lang, yung nahuli po, sir, member din ng PDEG. Yun lang po, sir, in-inform ko po sila. Then around 4 p.m., sir, I was called by Sir Ibanez. He asked me na kung pwede pumunta ako doon sa lugar. Sabi niya sa akin, Glenn, hindi ko alam kung anong nangyari. Baka madamay ako dito. Tun mo, baka pwede pag-usapan natin ito. Yun, sir, ang sinabi niya, sir. Pero marami rin tawag sa akin, sir. Tumawag din po sa akin. Excuse me, Colonel. No? Nung sinabing pag-usapan natin ito, what ano sa tingin mo ang ibig sabihin nun? Sir, hindi ko pa po, sir, alam yung kung anong ibig sabihin nun, sir. Pero humingi siya, sir, ng tulong. Kaya nga po, sir, pumunta ako doon. Kala ko sana, sir, na ang mangyayari sana is i-joint sila, sir, sa operation. Okay, so dumating ka na doon, no? Sa yes, scene, sir. No? Sabi mo, you went there on your own? Yes, sir. Okay, why? What prompted you to... Yun nga po, sir. I was called by Sir Ibanez to proceed in the area, sir. Okay. And yun nga po, the PDEG authorized me to give them information. Kaya, sir, may mga trabaho kong binibigay sa kanila, sir. And I was also called by Lieutenant Amiral to proceed in the area. Na i-congratulate ko naman daw, sir, yung mga troops, sir, na nagtrabaho doon sa area, sir. Hmm. So pagdating mo doon, mga around what time yun? To be exact, sir, it's 4:29, sir. Okay, so 4:29, yes, you arrived at the WPD Lending Company office. Pagdating mo doon, anong na-observe mo? Anong nakita mo? Yes, sir.
Pagdating ko dun sa WPD Lending, sir, nakita ko po si Sir Ibanez, Sir Domingo, Sir Olonan. Nag-uusap po, sir. Ayun nga po. Colonel Ibanez, Colonel Olonan, and General Domingo. And Major Salmingo, sir. And Major Salmingo. Yes, sir. Okay. Nag-uusap sila? Yes, sir. At narinig mo yung pinag-uusapan? Yes, sir. Ayun nga po, sir. Tama, sir, yung sinabi ni Sir Ibanez, sir. Pinag-uusapan namin kung anong dapat gawin kay Sergeant Mayo. Personally, sir, siyempre, nagulat ako dahil I thought na nag-start na yung inventory kasi na-inform ako 2 p.m. pa lang eh. Dumating ako din 4:30 na. Sir Domingo, Sir Olonan, and Sir Ibanez are my seniors kaya hindi ako, sir, makapag-comment. Pero tinanong ko, sinuggest ko sa kanila, sir, na kung pwede, sir, kung tutulungan natin si Mayo kasi sir, pinag-uusapan nila, sir, kung i-release si Mayo or kung i-case file yung kaso ni Mayo. Yun nga po yung contention ni Sir Ibanez. Sabi ko, sige, kung gusto niyong tulungan, i-case file natin. Tulungan natin si Mayo kung gusto niyong tulungan. Yun po, sir, yung usapan namin doon, sir. Pag sinabi mong tulungan, Colonel, ano ibig sabihin, papawalang sala siya doon sa nangyari? Doon sa pagkakahuli sa kanya? Yung ba ang ibig sabihin sa konteksto ng usapan niyo? Eh, yung ba ang ibig sabihin nun? Hindi na. Papawalang sala siya? Actually, hindi naman, sir. Supposed to be, hindi. Sir, yung unang usapan namin, sir, hindi ganun, sir. Pero yung succeeding kasi yung nangyari, sir, nung pinakawalan si Mayo, doon po ako, sir, nag-isip, sir, na bakit pinakawalan si Mayo? I thought na kakasuhan pa rin si Mayo. Tama, sir, yung usapan namin, sir, na may follow-up operation, sir. Pero, sir, hindi kasi ako makapag-comment sa kanila, sir, na kasi mga senior ko nga po sila. Ang nangyari po kasi doon, sir, mayroon, di ba, sir, yung chain of custody sana, sir, yung section 21, sir, sana, sir, maayos. Kaso nga lang, sir, hindi po yun, sir, ang nasunod, sir. Ang sabi po nila sa akin, sir, Dayo nga po, sir. Ano? Sige, tuloy mo. Sir, sabi po nila sa akin, sir, hindi nakakasuhan nga po si Mayo. Kasi, sir, nung dumating si General Santos doon, sir, sir, doon po tumapang, sir, yung loob ko, sir, na sabihin kay Sir Domingo, sir, pinapahuli na ni Sir Santos si Domingo, si Sergeant Mayo. Ilalabas na ba natin, sir? Ilalabas na ba natin sa sasakyan? Ang sabi niya sa akin, sir, hindi na kailangan. Alam na po ni Chief PNP. Sino nagsabi niyan? Si Sir Domingo, sir. Na hindi na raw kailangan. Yes, sir. I-present si Sergeant Mayo. Yes, sir. Ikaw ba nakita mo si Sergeant Mayo pagdating mo ron? Sir, hindi ko po siya nakita doon, sir. Nung umalis po ako saglit doon sa WPD Lending, sir, nagtanong po sa akin, sir, yung station commander doon, sir. Sabi niya sa akin, Glenn, asan yung nahuling pulis? Kaya, sir, sabi ko, marami na pala nakakalam na nahuli si Mayo. Kaya sabi ko, sir, tinanong ko dun sa mga dati yung tao, sir, asan ba si Sergeant Mayo? Tinuro sa akin ni Lieutenant Amiral yung sasakyan na silver, sir, na andyan sa loob si Sergeant Mayo. Yun pong sabi niya, sir. Okay. So, alam mo na nandun si Sergeant Mayo sa loob nung, yes, sir, silver na SUV. Yes, sir. At ikaw mismo, narinig mo na nag-uusap-usap yung mga senior mo. Yes, sir. Na mapawalang sala si Sergeant Mayo. Sir, yung pinag-uusapan namin doon, sir, is yung options na anong ikakaso kay Mayo. Kaso nga lang, sir, yung nangyari po kasi, sir, umalis po si Sergeant Mayo, sir, nakaalis. Kaya sabi ko, bakit umalis si Sergeant Mayo? Okay. Nung dumating ka ba doon, nag-umpisa na ba yung inventory ng mga ebidensya, ng mga shabu? Hindi pa po, sir. Alas 4 ka dumating, di ba? Sir, around 4:30, sir. 4:30, and the arrest was made at around 1:30, on or about 1:30. Yes, sir. Three hours has passed, wala pa rin inventaryo. Wala pa po, sir. Kaya ngayon po, sir, yung mga tanong ko dati sa mga dati kong tao, bakit hindi pa nag-start yung inventory? Hindi po, sir, yung sinabi po ni Sir Domingo, sir, na question niya ako, bakit ako andun, sir? Wala pong katotohanan yun, sir. Kasi andun po ako, sir, hanggang 7:30 ng gabi, sir, hindi naman po niya ako pinapali, sir. So, nandun doon ka hanggang 7:30? Yes, sir. Your Honor, okay, sige, Colonel Olonan.
Your Honor, I do not know the intention of Lieutenant Colonel Gonzales to pin down General Domingo. Ang totoo po niyan, Your Honor, on my record, 2 p.m., nasa Skyway ako. I'm traveling. I receive a call from Lieutenant Colonel Gonzales. Sabi niya, Sir, nag-usap na ba kayo ni Sir Ibanez tungkol kay Mayo? Pagbigyan mo na, Sir, masisira na naman ang PNP at PDEG. At sinagot ko siya, alam mo ba, Glenn, kung gaano karami siya bunakuha? And he replied, yes, Sir, alam ko, trabaho namin yon. Sir, at binabaan ko siya ng telepono. Pagbaba ko ng Skyway, again, Your Honor, 3:07 p.m., when I am near in Quirino, Manila, I received another call from Lieutenant Colonel Gonzales. He asked me again the same thing. Sir, nag-usap na ba kayo ni Sir Ibanez? Oo, sabi ko, may binibigay na trabaho. Pupunta daw siya sa Tondo. Malaking trabaho daw. So, kanina, napakinggan ko kasi, ako daw ang tumawag sa kanya. It's not true, Your Honor. At hindi kami dumating sa usapan na pagbibigyan si Mayo, Your Honor. Ang pinag-uusapan lang namin doon, follow-up operation. Mr. Chair. Okay. Congresswoman Luis. There are two versions of story here. One is follow-up operation and the other is tutulungan. And these are two contradicting things. Can we ask again, Colonel Gonzales, saan mo ba nanggaling yung concept na tutulungan? Because apparently, Colonel Olonan is denying this. Yes, sir. Sir, totoo po, sir, yung sinabi niya, sir, na 2 p.m., sir, tumawag ako sa kanya, sir. As requested niya ni Sir Ibanez, sir. Then 3:07, sir, tumawag po ulit ako sa kanya. Doon ko po, sir, nalaman na may nahuli nga pong malaki. Then, sir, yung usapan po namin doon, sir, sir, yung follow-up kasi, sir, bakit ko sinabi, sir, na tutulungan? Sir, pag magkakaroon tayo, sir, ng follow-up, sir, na hindi kakasuhan si Mayo, sir, masisira, sir, yung ebidensya, sir. Mayroon po tayong Section 21, sir, ng 9165, sir. Sir, pinag-training niyo po ako, sir, sa drug, sir. Mayroon po mga seminar ako from Supreme Court, sir. Sir, pag inalis mo kaagad yan, sir, yung taon na yan, sir, na nahuli nyo, nahuli ng tropa ng PDEG, sir, ay, sir, masisira po, sir, yung kaso. Yun lang naman po, sir, yung sa akin. Bakit hindi po sinunod yung procedure? Tama siya rin na mayroon pong follow-up na pinag-uusapan po namin. Figurine Francisco nga. Pero sir, sabi ko, hindi ako makakapag-comment sa kanila kasi senior officers ko po sila. Okay, sige. Sir Chair, can we just clarify? So the intention of that Pasig operation is, which po? Tutulungan or follow-up? Tama. Colonel Ibanez, ano ba yung intention nung Pasig operation? Yan ba ay tutulungan si Sergeant Mayo? Dahil apparently it was your idea. Second, or ito ay follow-up operation para makakuha na marami pang drugs? As I said, Your Honor, it was never my idea. But I only complied the orders. Ang kung sabi is tutulungan o tutuluyan, wala talaga, in fairness kay Colonel Olonan sa kay General Domingo, wala talaga kaming pinag-usapan na papakawalan si Sergeant Mayo. Ang magiging kaso niya is a direct filing or regular filing, which is a constructive position. Yun po yung pinaka-feasible na magiging supposed to be Mr. Chair, kaso niya. Focus po na po. May we ask General Domingo, who brought out the idea na gamitin si Master Sergeant Mayo para sa isang operation sa Pasig? Who brought out that idea? It was Lieutenant Colonel Ibanez. Well, do you agree with that, Colonel Ibanez? Your Honor, have you seen yung interview nila sa media? Makikita nyo na kung sinabi ko pa yung gano'n.
simply complying kung ano yung order sa akin kung nandun ako. Sinabi nila doon, yung result yun ng interview nila kay Sergeant Mayo. You do not agree with the statement of Gerald Domingo. Your Honor, yes or no? Kung ano yung napag-usapan? Yes or no? No, sir. Nagtinapay. Yes or no lang ang sagot dun sa tanong. Eh. Hindi mo ba masagot ng to? Masyado kang defensive, iho. So, sino kaya ang nagsabi na na dapat magamit pa si Sergeant Mayo for a bigger operation? Because that's the logic na sinasabi ninyo eh. Sino? Walang aamin? Mr. Chair. Let's give him okay, yes, General Domingo, you have 5 minutes. Ang nakikita ko talaga dito sa sitwasyon, Your Honor, is talagang pilit na sinisira ni Lieutenant Colonel Gonzales itong kaso natin. Kaya kung ano-anong kinikwento, sir, gagawa-gawa ng istorya, binabaligtad yung mga pangyayari. Yun lang po, sir. Okay.